Hi guys! Welcome back to my channel. For this video, pag-uusapan natin ay tungkol kay Rizal. Kilala natin siya na magaling na doktor at manunulat. Pero ngayon tong video na to, pag-uusapan natin yung mga iba niya pang kinagawa. Samahan niyo na ako. Tara na! Bukod sa manunulat or kaya doktor, siya rin ay songwriter. Isa sa kanyang kanta ay Ang Yenor. Ang Yenor ay nagpapakita ng label ng pagmamahal kay Yenor Rivera. Ang piano arrangement ng kanta was arranged by Dr. Alejandro Penteres. Sa sobrang kasikatan ng kanta, ang mga tao ay kinakanta ito sa kali at tuwing may pagtitipon kapag nakikita si Yenor. Pero sino pa si Yenor sa buhay ni Rizal? Nakilala ni Rizal si Yenor Rivera noong nag-aaral pa siya sa University of Santo Tomas. At si Rizal ay birther sa bahay ng tatay ni Rivera. At noong si Rizal ay papunta sa Spain upang mag-aral, siya ay nangako kay Rivera na ito ay kanyang papakasalan. Si Rizal ay 21 years old, samantala si Rivera naman ay 15 years old. Habang nasa Europe si Rizal, nalaman ng mga magulang ni Rivera ang kanilang relasyon. Ang magulang ni Rivera, lalo ng kanyang ina, ay worried para sa kanyang anak. Dahil si Rizal ay kilala na nangunguna sa reform movement sa Europe. At noong pumalik si Rizal sa Pilipinas, pagkatapos ilapas ang Nolime Tangere noong 1887 para ayusin ang problema ng kanyang pamilya sa Kalampa. Nais malaman ni Rizal kung bakit hindi sinakot ni Rivera ang kanyang mga sulat. Kaya pala hindi sumasakot si Rivera sa mga sulat ni Rizal dahil hindi natatangkap ni Yenor ang mga sulat ni Rizal. Dahil ang ina ni Rivera ay hinaharang ang mga sulat ni Rizal at sinuhulan ang postmaster upang huwag ibigay ang mga sulat. Dahil dito, nagkalit si Rivera sa kanyang ina. Ngunit dahil isang masunuring na anak at pagsunod sa kanyang mga mangkulang, si Yenor ay nagpakasal kay Charles Henry Kiping, isang engineer supervisor sa kinagawang Manila-Tacupan Railway. Ngunit si Rivera ay namatay sa murang edad na 26 at hindi natuloy ang kanilang sumpaan ni Rizal. Yung love life ni Rizal parang K-drama lang, no? Para sa dagdag kalaman kung paano pinakita ni Yenor Rivera ang kanyang pagmamahal kay Rizal nung siya'y napaaway, panoorin niyo na yung video ko tungkol kay Rizal. Alam naman natin na si Juan Luna ay magaling na pintor. Pero alam niyo rin ba na si Rizal ay magaling rin na pintor? Si Rizal ay isa ring magaling na painter. Noong 1894, si Father Vicente Balaguer gusto ng isang canvas oil painting na kagamitin niya sa Holy Week. At nalaman niya na magaling mag-drawing si Rizal. Kaya nilapitan niya si Rizal upang siya mag-drawing. At ang drawing ay napakaganda. Sa katunayan, noong senator pa ang dating pangulo na si Manuel Quezon, siya ay na-impress sa drawing ni Rizal. After Commonwealth, ang larawan ay nilagay sa Ateneo de Manila Museum. Ngunit ito ay nasira dahil sa World War II. Ilang pa sa sikat na drawing ni Rizal ay ang Saturnina Rizal in the Oil na matatagpuan sa Fort Santiago. Oil painting on a fair of matter of pearl shell na kanyang kinawa sa tipitan at pinikay kay Doña Yenor Valenzuela. Crayon painting of Christ Crucified na ginawa noong 1875. Bukod sa painting, si Rizal ay kumagawa rin ng ilang mga sketches.
Bukod sa magaling na pintor, si Rizal ay magaling rin na skultor. Bukod sa magaling mag-drawing, si Rizal ay magaling rin siya maglilok. Nung siya ay 14 years old pa lamang, kumuha siya ng 9-inch statue ng Sacred Heart na inukit niya sa isang patikuling wood gamit ang penknife. Ang statue na ito ay matatagpuan sa Ateneo de Manila University. Bukod sa kahoy, si Rizal ay kumawa rin ng mahigit 40 sculpture gamit ang clay, terracotta, wax, at plaster. Ila sa mga gawa niya ay ang Josephine Bracken Sleeping na gawa sa clay, Triumph of Science Operated na gawa sa Escayola, at pinigay niya na regalo sa kanyang kaibigan na si Ferdinand Blumentritt at Wild Boar na ginawa niya nung nasa tapitan pa siya. Alam niyo ba, si Rizal ay kumagawa rin ng mga comic strip. Ayon kay Felix Barton Titapera, noong 1885, si Rizal ay kumawa ng comic strip sa libro ng kanyang kapatid na si Paz Barton Titapera. Si Paz ay ang asawa ni Juan Luna. Sa comic strip ay makikita na kuusap ang ungkoy at pakong. Ang comic strip na ito ay pinamana sa anak ni Paz na si Andres de San Pedro, ngunit nasira sa Battle of Manila noong 1945. Bukod sa ungkoy at pakong, sinasabing si Rizal ay kumawa ng comic strip para sa anak ni Pastor Carl Ulmer na si Fritz. Ang comic strip ay may pamagat na The Baptism of R. Piper at the Holy Cross Tenach. At noong 1895 naman, habang nasa tapitan si Rizal, siya ay kumawa ng comic strip na may pamagat na The Cure of the Bewitch. Dahil sa kasikatan ni Rizal, nag-iinspirasyon siya sa video game at manga. Pila patuloy sa malaking influence si Rizal sa ibang bansa, noong June 2018, nilapas sa Japan ang isang manga ni Dr. Jose Rizal. Ang manga ay isang uri ng comics sa Japan na sikat noong 19th century. Katulad ng anime sa Japanese film animation. Ang Rizal manga ay may 100 pages. 4-volume series, pinapakita dito ang mga gawa ni Rizal noong panahon ng tayo ay sakop ng Espanya. Ang manga ay drawing ni Ryo Kono at sa kwento ni Takahiro Matsui. Josie Rizal ay isang character ng Tekken series na inintroduce bilang bagong character sa Tekken 7. Si Josie Rizal ay may default costume na red, blue, yellow, and white, na katulad ng kulay ng ating watawat. Ang kanyang damit ay may design na sampakita, ang national flower ng Pilipinas. Si Jose Rizal ay kayumangki at magaling sa eskrimador, katulad ni Rizal. Siya rin ay magaling sa Muay kickboxing. Thanks for watching! Sana po may natutunan kayo sa video natin ngayon. Para update kayo sa mga next video ko, ganito lang gagawin niyo. Like, share, comment, and subscribe, and hit the notification bell para update kayo sa mga next video ko. Bye!